Ciao ragazzi, buongiorno! Kumusta po kayo mga kawakwak kapalaboy? Sana okay lang po kayo sa mga oras nito habang pinapanood nyo ang ating video. Sa video pong ito ay mapapanood nyo ang update sa paggawa ng bahay ni Reynold and Jinky. Ayan po, dito po makikita nyo po yung iba pang mga ginawa at mga natapos. So bago po yan, ito natin pagpatuloy ay shoutout po muna sa ating general sponsor na si Ma'am Lidia Pagdangalan. Shoutout din po kina Minang Berry, Ma'am Christine, Donatella Lai, ang hipong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at panoorin niyo po ang video na ito. At ayan nga po, nakikita niyo po dito na naikabit na at tapos na ang pinto dito sa likuran ng kanilang bahay. Ito po yung back door. So makikita nyo po na napakapulido ng pagkakagawa ng pinto. Napakaganda rin po ng doorknob. At ito naman po yung sa CR, yung pinakang hamba ng CR. So makikita nyo po dyan na nakakabit na pero may mga butas pa ang mga gilid dahil hindi pa po siya napupulido. Dahil dito sa video ito ay bagong kabit lang itong pinakang hamba ng pinto at yung pong sa butas ng bowl. Kaya makikita nyo po dito na at ito naman po yung pinakang sa may lababo. So ito naman po yung bowl na ilalagay at ikakabit dun sa loob ng CR. So makikita nyo po na ang bawat kwarto ay meron na rin pong mga pinto at saka may doorknob. So pare-parehas po ang design po ng pinto sa mga kwarto at doon po sa may back door. At dito naman po yung Pozo Negro o yung septic tank. Ito po yung tubo na nanggagaling sa CR papuntang septic tank. Ayan, ito ang kulang na lang po dito ay itong pintuan sa harap dahil medyo matagal lang po siya dahil kailangan nga patigasin pa po yung kahoy na gagamitin dito sa pagkabit ng pinto. So yun po yung pintuan ng sa CR, yung white na yun na ikakabit dun sa may CR. At yung ilalim ng lababo, ito pa po yung ipipinish dito. Ito po yung two steps na ginagawa dito sa may porch, no? Dito sa may harapan ng bahay, yung pinakang terrace. So dahil sa mataas ho yung level ng bahay, kaya kailangan po siya nalagyan ng dalawang steps para makaakyat dito po sa bahay. So kung mataas po yung bahay niya, hindi po siya level ng lupa. Ayan po, dito yun, pinupulido po yung pagkakabit na nitong hamba. At tinatabunan na po ang, pinipinis na po dito na Reynolds yung dalawang steps. Ayan, at finish na po dito. Ayan, makinis na. So, dyan po sila dadaan. Ang hindi na lang po dito na pipinish ay itong mga haligi, no? Kita nyo naman po na may butas-butas pa at itong pinakang hamba dito sa taas, yung semento na yon. So ayan po, at merienda po muna tayo. Ayan ang rice puto. Napakasarap po ng kanilang mini merienda lagi. Wow, favorite ko yun, yung kulay violet na yon. Then syempre hindi mawawala ang kape sa tag ilang panahon. At ito naman po yung kanilang ulam. Wow, napakasarap po ng ulam. Ano kaya ito? Tinola ba ito? Mukhang manok to, ano? Tsaka syempre ang kanin. Hindi mawawala ang kanin. At ito nga po, tapos na ang tabunan itong pinakang Pozo Negro. So dito po sa ilalim, finish na rin ang ilalim ng lababo ng pinakang kusina. At na-finish na rin dito ang sa may CR. Ito naman yung pag lumabas ka ng pinto o yung pumasok ka sa pinto mula dito sa likod ng bahay. So meron siyang semento muna, no, para hindi siya maputik. Itong mga slab na to, itong mga kahoy na to, ito yung mga ginamit na pamporma. So inilinis na yan, tinanggalan ng pako ni Reynolds. At ito yung ating mga gagamitin sa pagkisami sa para hindi na bumili ng mga kahoy na
gagamitin sa pagkisame. So tinanggalan na yan ang pako kaya malinis na. So yung mga pwede pa dito na maayos pa at magaganda ay gagamitin sa pagkisame dito sa loob ng bahay ni Raymond. So ayan po, ito yung halige na medyo parang bakbak pa, no? Dahil nga hindi pa siya napipinis. So pwede naman siguro mga panghuli na yan, madali na lang yan. So importante ay yung mga basic ay natapos na, yung mga pintuan, mga bintana at itong hagdan niya na or yung two steps na napaakyat dito sa bahay. So ayan po yung mga kahoy na gagamitin sa pagkisame dito sa loob ng bahay. At yung pong bang house po doon ay bali tatanggalin din yun nila. Ayan po ang kanilang ulam. Wow, isda. Napakasarap. At syempre ang kanilang mga merienda, juice at tinapay. May suman pa. Wow. Namiss ko na itong suman na to, yung binabalot sa dahon ng saging. At syempre hindi mawala ang ating kape na pampainit. So ayan po, no? Makinis na po pati ang mga gilid ng itong countertop o itong kusina. At ito pong lababo ay maganda na rin po ang itsura. So yung ilalim po ay makinis na. Pwede na pong tambakan ng mga kaldero. Ayan. So kulang na lang dyan. Siyempre yung takip ng cabinet. So makita nyo po dito, no? Napakaganda ng kusina. Wala pa pong tiles yan, pero parang pwede nang gamitin. Ayan, at dito po makita nyo na naikabit na ang pinto at na-finish na rin yung mga gilid. Wala ka nang makikita butas. Okay na. At naikabit na rin yung drainage, yun, yung may butas doon. At yung itong bowl. So, medyo maliit lang ang sukat nitong CR. At importante naman ay itong palikuran ay, o yung CR nila ay maayos. At dito, itong butas na to ay dito itatapon o dito lalabas yung mga pinaghugasan sa kitchen. Ayan, doon sa lababo sa kusina. So dito siya mapupunta. So dito sa butas na to. At ito yung tubo na magmumula doon sa kitchen papunta dito sa pinakang septic tank na hiwalay doon sa dumi ng tao, no? So ayan po. So yan po yung mga ipipinish na lang, yung mga may mga bakbak na yan, yung mga butas-butas na yan. At itong banghouse na ito ay ating tatanggalin. At yung mga kahoy na makukuha dito ay gagamitin natin pa rin dito sa pagkikisami sa bahay. At ito nga po na ikabit na ang mga hamba o itong mga pagkakabitan ng kisami. Itong porma na ito. Kumbaga, dito ikakabit yung plywood para magkaroon na siya ng kisame at mas maganda na siyang tingnan na hindi siya parang skeleton na nakikita yung mga kalubluuban nung yung mga wire, yung mga kahoy at yung yero. So mas magiging maaliwalas po at mas maganda kapag natapos na. So yan, lahat po halos ay meron na po na mga kahoy na pagkakabitan ng plywood para sa kisame. Ayan po. So magpansin nyo po na kunti na lang po talaga ang magiging trabaho dito or yung kulang or yung para masabi natin tapos na itong bahay natin. So pag nalagyan po yan ng kisame, ang susunod naman natin po dyan ay yung paglalagay ng tiles sa bahay. At ito at saka yung pintura, no? Pipinturahan natin itong buong bahay, loob at saka labas para mas maganda po siyang tingnan. So ayan po, makikita nyo po na napakaganda na ng bahay. So dito sa parting ito, sa salas, wala pa yung mga ibang kahoy. Ito yung mga pa-cross-cross na yan. So yung pinakang frame pa lang yung naikabit, pero yung mga pa-cross, yung mga nasa gitna, wala pa. So yung part na po na ito, yung nakikita nyo yung pinakang taas, eh wala pa. So yun na lang po naman yung kulang. So abangan nyo po ang kabuuan at ang pagtapos ng pagkakabit ng kisame
sa buong bahay ni na Jinky and Draymond. So hanggang sa muli, ciao, Arbinarchi.